Umarangkada ang Alas Pilipinas Girls matapos dominahin ang Malaysia sa loob ng 4 sets, 25-20, 27-29, 25-22, 25-18 para masungkit ang ikalawang panalo sa 22nd Princess Cup Southeast Asian Under-18 Women's Volleyball Championship sa Nakhon Pathom Gym sa Thailand ngayong Linggo ng hapon. Unang set pa lang ay nagpasikat na ang ating Under-18 team at ginamit agad ang kanilang spiking prowess sa pangunguna ni Rubin. Nagpatuloy ang maayos na set plays ng kupunan, kaya naman mas naging maayos din ang kanilang opensa na nagpahirap sa floor defense ng Malaysia. Ngunit hindi naging madali ang trabaho na ginawa ng Alas Pilipinas Girls pagdating sa second set. Dahil simula pa lang ng set, ay sinusubok na ng Malaysia ang depensa ng ating kupunan. Naging mas matalino kasi ang mga Malaysian pagdating sa kanilang opensa at kitang-kita ang butas sa depensa ng Alas Pilipinas matapos makailang puntos gamit ang kanilang mga angled and drop ball shots. Nagpatuloy ang matinding palitan ng dalawang kupunan sa latter part ng set. Unang nakuha ng Malaysia ang set point, subalit nagawang mahabol ng Alas Pilipinas ang kalamangan sa pangunguna ni Rubin. Subalit, talagang palaban ang Team Malaysia at nagawang maipanalo ang isang tight extended set. Bumawi naman agad ang Alas Pilipinas Girls pagdating sa ikatlong set, agad na nagbalik alindog matapos magkaroon ng maraming errors at miscommunication sa second set. Mas naging matibay ang blockings ng Alas Girls na nagpahirap sa attackers ng Malaysian squad. Umalangkada sa kalagitnaan ng set si Dailisan na nagpakawala ng maraming malalakas na spikes na nagbigay kumpiyansa para sa kupunan. Nagpatuloy ang pagiging scoring machine ni Dailisan habang hirap na hirap naman ang Malaysian team pagdating sa conversion of points. Naging komportable ang kalamangan ng ating kupunan at tuluyang ibinusa ang third set. Nagpatuloy ang pag-ariba ng Alas Pilipinas Girls sa set 4 kung saan opensa nila ang naging dahilan kung bakit hirap makapuntos ang kupunan ng Malaysia. Nagpatuloy sa latter part ng set ang great plays ng ating kupunan na naging dahilan upang masungkit nila ang kanilang pangalawang panalo sa torneo. Ang Alas Girls na pangunahing binubuo ng mga manlalaro ng UST at NUNS ay nakatakdaring harapin ang Thailand, Australia at Indonesia sa kompetisyong binubuo ng anim na kupunan kung saan ang nangungunang dalawang kupunan ay nakatakdang magharap sa knockout finals ngayong June 13.